Magandang araw po mga kapi-TV, welcome na naman po sa ating channel at ang bagong video nating tatalakay ngayon ay tungkol sa apat na lugar na dadanasin ang di kanais-nais na mga dilubyo. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na di po ako si Madam Rudy Balvin. Ang page po ni Madam ay meron na pong 3 million plus of followers na po. At kagaya po nung parati niya sinasabi sa mga posts niya, ay mag-ingat lamang po tayong lahat sa mga fake page na nanghihingi ng kahit anumang halaga kapalit ng mga loto numbers. At ang susunod na inyong mapapakinggan ay mangyayari pa lamang, pawang mga gabay at walang halong pananakot. Davao del Norte at Sur, Surigao del Norte at Sur. Itong Davao at Surigao ay nakikita ko sa vision ko ang pag-angat ng tubig sa karagatan. Ngunit hindi ko matawag na high tide. Sa Davao masigit na mas maramdaman ang malakas na lindol nang hindi lang isang beses o dalawang beses. Lindol ito na napaalala sa naranasan ng 2019. Nakikita ko din ang pagbigti sa Davao ng isang tao sa lugar kung saan maraming puno. Ang isang tao naman na nagpakamatay ay tumalon ito sa isang tulay ng Davao na kung saan ay ikinasawi niya sa tindi ng pagbagsak nito. Bigyan niyo ng pansin ang bawat isa, makaibigan man o masigit sa pamilya. Sa mga anak ninyo ay pagsabihan niyo na mag-ingat palagi sa bawat isa, kahit saan ka man naroroon. Dahil mga taga Davao, nakikita ko ang paghahasa na mangyayari pa lamang. Ingatan nyo dahil hindi lang babae, ang nakikita ko din ang kahalayan sa ginawa sa batang lalaki. Ingatan nyo mga taga Davao dahil lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. Maging maingat at mapagmatyag palagi. Surigao, nakikita ko sa vision ko ang lindol at pagtaas ng tubig sa karagatan. Nakikita ko sa vision ko ang aksidente sa karagatan. Maging maingat lamang. Sa vision ko, may aksidente sa himpapawid. Pagkasira ng makina na kung saan Diyos lang ang makakapagpabago ng lahat. Mga taga Surigao, nakikita ko ang malakas na lindol. Hindi lang isa o dalawa ito. Lahat ng ito ay mangyayari pa lamang na nakikita ko sa vision ko. Nasa sa inyo ang desisyon kung maniwalaan niyo ako o hindi. Nasa sa inyo ang desisyon. Maging maingat lamang sa sarili niyo at higit sa lahat, huwag kayo makalimot sa Diyos upang manalangin sa bawat araw ng buhay natin. At yun po ang vision ni Madam ngayong araw. Uulitin ko, hindi nagpo si Madam sa kanyang mga visions upang magbigay ng panic sa mga Pilipino, kundi magsilbi itong gabay nang sa ganun tayo ay makapaganda sa kahit anumang sakuna na darating sa atin. Nasa sa atin naman po iyon kung paano natin ito tatanggapin. Wala naman pong mawawala kung susundin natin. At kagaya nga nasabi ni Madam Rudy, taimtim lang na panalangin sa Diyos at tawagin lang siya sa oras ng kagipitan at tiyak masosolusyonan ang lahat ng ating problema kasi walang imposible sa Kanya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood. Mabuhay po kayo and God bless po.